Actually, we've been tracking them since 2016. Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, no 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy's o Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy nakasama, even the National Security Council. By 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Belo. So lahat ito nasa extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila hanggang ngayon na, I think nasa 24, 25 na yung mga edad na mga to. Okay, doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. As a matter of fact, ang ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayoko lang po muna ang pangalanan kasi under investigation po yon. Pero doon po siya employed. Yung isa naman, graduating student siya. Ayoko hong i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng Pinoy Lulsec. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga banko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga banko na to, kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack. Kasi yung mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang hawak na mga database. Yung conversation nila during that time was that magkukulate sila ng mga data breach, puro Philippine data. And then, gagawa sila ng sariling database, dadali nila sa dark web, doon nila ibibenta. So, ang clientele nila doon, not only locals, but even foreigners pwedeng bumili doon. Yeah, actually, medyo ayoko magsalita nung sagana ng akin. I would like to quote. Base doon sa extrajudicial confession ng ating mga hackers. Actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon.